무궁화 꽃이 피었습니다. Hi guys, magandang gabi. Yan o. Katatapos lang namin mag-bike sa SS14 at kasama natin ang ating kaibigan, no? Si Marta Colin, taga SS14. At ito guys, ang SS Avenue. Napakasarap mag-bike dito. Kita nyo naman, no? Ang ganda po ng kalsada dito sa SS Avenue. Paglabas mo doon sa main road ng Lancaster, ang daming sira-sira ang kalsada. May nag-comment pa nga sa post ko, sobrang tagal na, 6 or 7 years hindi na ginagawa. Hindi na po inaatupag ni Lancaster or ni Progress or kung sino ba dapat magpagawa ng mga lubak-lubak na daan. Napakalaking perbisyo sa mga homeowners dito. At syempre ang concern natin yung after netong SS Avenue papunta ng Zone 2, papunta ng MS8, MS11, wala pong street light. Yan, mamaya makikita nyo pagkatapos netong ating kwento. Nga pala guys, sa mga magtatanong kung anong bike ang gamit ko, fixed gear po ito at ang gear ratio natin 50-17 light gear at naka-aero bar tayo. Kaya naman, napakatulin natin. At hanggang dito na lang po ang ating video. Balikan tayo sa Chikahan with Marta Colin. Naka, ilang km ka na ba? Ano na? 20 na ata, no? 18 km ako guys. Uy, naka 20 km na. At ayun, no? Expose natin ang mga sirasirandaan dito sa Lancaster. Ayan. Isang taon na ako mahigit. Yung lubak na yun, hindi pa rin nagagawa. At, napanood nyo yung in-expose ko na karan yung ito, madilim, maliwanag pa ngayon guys eh. So kita pa kakalsadahan mamaya mga alas 6 pasado na sobrang dilim na dyan sapagkat walang mga street light. Meron kaso napakahina, natatakpan ng mga puno ang nakaraan. Hi LNC Pips, magandang gabi sa inyo lahat. Ayan, no? Galing tayo ng SS14, nag-bike po. Ayan, nag-ikot-ikot doon. At eto, i-share ko lang ang ganap dito sa Lancaster Avenue ba tawag dito? Ayan, no? Paglagpas po ng SS Avenue, yan. Ganyan na po rito. Pero Lancaster to guys, ah. Yan nga lang, walang ilaw. So kung ang bike nyo ay walang ilaw, nakakatakot dumaan dito. Ito po yung papunta ng Coping Canal sa kaliwa. Pag dinerecho, papunta ng Zone 2. Tapos, ang kasunod na village na ito, yung dinaanan natin, yung pinanggalingan natin ay SS Avenue, and then SS MS5, SS 11, SS 14, etc. Tapos, itong kasunod na village ito, SS MS8, MS 11, MS 12, tapos Zone 2, paglagpas ng tulay. Kaso, walang ilaw. Meron naman pala. Kaso, ayan, no? Ganyan lang ilaw. Sobrang hina. Dahil natatakpan ng puno. So, pagdadaan dito yung mga gustong mag-workout, gaya ng jogging, walking, o magbabike sa gabi, yung mga plus yan pa, oh, nakita nyo? Malubak pa dito, guys. Yan, oh, malubak. Ito pa pinakamatindi, malubak. Isang taon na ako rito. Walang ginagawang solusyon si Lancaster. Ayan po yung pa-open canal. Yan. Napakadilim guys, parang hindi Lancaster tong daan na to. Walang street light. Pero magugulat kayo, bare months na ngayon, bigla na lang magkakaroon ng Christmas light yung mga poste na may ilaw. Pero ito, ayaw nilang lagyan ng street light. Ayan, may ilaw ulit. Ayan, kaso natatakpan ng puno. Kita nyo ba yan? Napakadilim oh. Diba, nakakatakot tong daan na to. Pa MS8, pa Zone 2, walang ilaw. Sa inyo ba, sa lugar nyo? Papasok na SS14 ba? Maliwalag ba paggabi? Ano? Putol na. Hanggang saan lang? Hanggang MS? SS11 lang. Hanggang SS11 lang malinaw? Oo. So after nun, di na part na lang caster. Kasi madilim eh. Madilim na. Mahina. Grabe yung naman. Street ano, light. Ah, pero meron. Meron, pero mahina. Teka lang, baka solar din yun. Oo, solar din. Parang ganyan guys, oh. Walang silbi, napakahina. Pag sobrang dilim na, napaggabi na. Wala, hindi na naaninag yan. Buti pa ngayon, maliwanag pa. So, okay pa magbike pag ganitong oras. Pero pag pumatak na yung sobrang dilim, nako, para ka nangangapa. Lalo na pag wala kang ilaw.
Yun, no? Kaya shoutout Lancaster, sino ba namumuno dito or sino ba dapat magpagawa ng mapalagay ng street light para kahit gabi sa mga gustong magpapawis, tumakbo, mag-walking, mag-bike dito sa ano ba kala ba avenue ko? Lancaster Avenue. At Bincula Avenue. At Bincula Avenue. Sana lagyan ng ilaw. O ito, buti malakas to kasi nakahalang na puno. So yung mga nagit ng camera ko kanina, mga solar, natatapon na ng puno. Baka naman, no, maintenance sa Lancaster. Tabasin nga na, ayun pa, may ilaw pa. Yan. Plus, yung mga lubak. Ayan pa isa, oh. Pa MS8. Yan! Napaka-hassle nun. Kung inaantok ka, madadaan ka nun. Tapos sa motor ka, bulagta ka talaga. At speaking of bulagta, marami ng nagka-lote rito. Eto, pakurbado ito eh. Galang dun sa tilayin papunta ng MS8. Marami na po na-aksidente rito. Marami na nagka-lote sapagkat delikado. Napaka-dilem! At ito ang sa amin, sa MS8. Yan. Pagdating dito, may street light na. So, Lancaster na ulit. So, yung ginaanan natin, hindi Lancaster yun, no? Walang street light. Yan. Shoutout ulit natin, no? LNC Pro Friends. May nag-comment sa una kong post. Since 2013, 7 years na daw, may nag-comment 7 years na. Hanggang ngayon, hindi pa nang ginagawa yung straight line, hindi ginagawa, hindi nilalagyan. At ito po ang mga nag-comment sa ating unang post sa LNC. Ayan po, si Paula, shoutout po, mag 6 years na kami. Sa Lancaster, ganyan pa din yan. Walang pagbabago talaga, pag dumadaan ako dyan, napapadasal na lang ako, baka kasi may sumulpot. At ito naman po ang sabi ni Gladys sa comment. Huwag naman, sana pag may nangyari, tsaka pa lang a-actionan yan. Baka magturuan pa. Tama nga naman ang sabi niya. At ito naman ang sabi ni Cathy. Ang dilim, dapat mailaw dyan. Dapat nga po. At ito pa ang isa, sabi ni Chanel. Grabe nga talaga, nakakatakot, walang ilaw. Hala, alert! Saan napupunta ang mga pera natin sa association use? Sa labas at loob ng village, madilim. Tama ka po dyan, Madam Chanel. Sa loob din po ng MS8, meron po doon ilang kanto na walang street light. Napakadilim, grabe. Okay, pagpatuloy natin ang sinabi ni Chanel. Nakakahiya kayo, Pro Prince and admin ng Lancaster. Transparent dapat ipakita kung saan napupunta ang mga association dues, video at ipatulpon nyo. Wala kami dyan pero continuous ang bayad ng association dues namin. Mahal pa. Tama po kayo, madam. So ito pong video natin, sana makarating, sana makalampag yung mga admin ng Lancaster, si Lehoa at kung sino pang dapat umaksyon sa mga ating nirereklamo. Hindi lang po yung mga street light, ha, pati po yung mga wasak-wasak na kalsada. Nakakatakot po pag maulan, pag di nyo kabisado, maaring madiskrasya ang mga kapwa natin homeowners dito sa Lancaster. Kaya Lehoa, pagalawin ng baso. Time, balik na ulit tayo sa kwentuhan with Martha Colleen. Yan, dito sa MS8 11 12, may street light, so Lancaster, ha. Pero after ng SS14 Avenue, bago mag MS8 pa, open canal, sobrang dilim, nakakatakot. Grabe, parang depart na Lancaster yun. Yan pa, isa pang lubak, oh. Mga simpleng lubak, hindi magawa. Pati yung ilaw, matindi, ang ilaw ang kailangan dito. Pagkape, ilang, share ko lang. Papunta pala kami ni Martha sa Buko Juice. Ayun na po, malapit na ang Pascam. Tsaka may magpagbubuko sa katabi ng bakery. At bigla ko naalala, guys, meron din lubak na matindi sa harap ng unit tap. At sobrang tagal na rin nun, walang uma-action. So dapat payatang videohan natin, no, para makalampag ang Imus government or kawit pa yon. Abangan nyo, guys, ang ating vlog sa lubak sa tapat ng unit tap. At eto na tayo, guys, sa Pascam, sa bakery, saka sa Buko Juice. Makiraan lang, makiraan. Thank you. Dito muna tayo mag-park. Ano, mainit pa? Ulo mo? Ah, gusto ko yan. At eto na nga tayo, guys, sa bakery. Tapat po ito ng Kamachile Hardware. Nasarado na ngayon. Lumipat po sila ng pwesto. Sobrang sarap po ng cheese tisal dito. Tayo kayo pag alas 4 ng hapon. Pang luto, sobrang init. Masarap i-partner sa mainit na kape.
Uy, mainit pa. Ito ba yan? Apat. Ayoko, ito masarap. Cheese desal. Kasama natin sa vlog si Madam. Anong pangalan mo? Pia. Pia Cayetano? Uy, grabe si Kuya! Ilang taon na si Pia? 14? Uy! Makatawa yun, no? Grabe si Kuya, 17 na ako! Nga pala guys, nakakalimutan kong banggitin. Nagtitinda rin po sila ng napakasarap na donut. Alauna po, nagluluto na sila. May palaman sa loob. 5 piso lamang. At yan po guys, ang itsura ng donut. O diba, picture pa lang, napakasarap na. Kaya pagkatapos nyo mag-workout, rekta kayo rito sa Pascam.